Isang bugkos ng kangkong mo ay gagawin nating 3 ways. So, ang gagawin natin dito ay aalisin muna natin yung pinakadulo at yun ang pinakamatigas at hahatiin natin ito sa tatlong parte. Ayan. Dito sa unang recipe natin, gagamit tayo ng kamatis. Gagamit din tayo ng sibuyas. So, kailangan dito sa sibuyas ay hiwain ng maninipis. Ayan. So, paghiwa-hiwalayin lang yan at huhugasan natin itong ating mga dahon ng kangkong. Ayan. So, ako ginagawa ko kasi pag naghugas ako, talagang yung isa-isa ng kangkong ng dahon ay talagang hinuhugasan ko yan ng ilang beses. Tapos magpapakulo lang tayo dito ng tubig. Ang ginawa ko dito ay nag-add na ako ng boiling water at lalagyan natin ito ng salt. Habang kumukulo ay ilalagay na natin itong mga kangkong leaves. Ayan. So, pakukulaan lang yan ng 3 to 5 minutes. Tapos ilalagay lang sa isang lalagyan. Magtitimpla tayo dito ng vinegar and sugar. So, hahaluin lang yan hanggang sa medyo matunaw yung sugar. Siyempre, lalagyan natin ito ng pepper and salt para pampalasa. Ayan. So, hahaluin lang natin yan. Tapos, idadagdag din natin itong kamatis at sibuyas dito sa ating mga nilagang kangkong at yung ating suka mixture. So, haluin lang yon at lalagyan natin syempre ng pampasarap pa na mangga. So, dito sa recipe na to ay pwede rin kayong gumamit ng nilagang kamoteng dahon. Ayan. So, halu-haluin lang yan at ibabad terno-terno sa prito, pritong isda, pritong baboy at pritong manok. Dito naman tayo sa pangalawang recipe. Syempre, hugasan natin yung ating tangkay at hihiwain natin ng maliliit. Ayan. So, hiwain lang yan at gagamit din tayo ng sibuyas at bawang. Lulutuin na natin, medium heat. Maglagay ng konting mantika. Igisa na yung sibuyas at bawang. So, pampalasa, salt and pepper. Halu-haluin lang din hanggang sa medyo mag-translucent itong ating sibuyas at bawang. Siyempre, idadagdag na natin itong ating mga ginayat na kangkong stems. Ayan. Lalagyan din natin to ng sweet peppers. Sa pampalasa natin ay ito, liquid seasoning, yung original. So, pwede rin kayong gumamit ng toyo mansi or toyo. Lagyan nyo ng konting kalamansi. Ayan. Yun yung mga substitute. Tapos, iluto nyo sa lutong na gusto nyo. Ayan. So, pwedeng-pwede na yan. At sa pangatlo, talagang ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. Magsasalang na tayo dito sa ating saucepan ng mantika. Dito sa isang mangkok ay maglalagay na tayo ng ating tempura butter mixture, cornstarch, chicken powder. Hinalo-halo ko lang to. At maglalagay tayo dito ng cold water. So, tantsa-tantsa lang. Around 1/3 cup to 3/4 cup ang nagamit ko dito. Basta ganito, kalapot yung inyong butter mixture. At ilalagay na natin dito yung ating mga kangkong stems. At syempre, pipirituhin natin yan. 1 to 2 minutes ko lang itong pinrito. Pero nasa inyo kung mas gusto nyo pang mas golden brown. Pero ganyan ay okay na yan. At lutong-luto na yan sa loob. Gumamit lang ako ng paper towel para naman mawala yung mga excess oil. Ayan, at dito na tayo sa ating plating. O, diba? Ang lutong. Siyempre, ang ating kangkong salad at ang ating adobong kangkong. Titikman natin lahat yan, pero ang tanong ko sa inyo, sa kangkong salad, adobong kangkong, at sa kangkong chips, ano ang pinaka gusto nyo? I-comment nyo na sa comment box section. Ayan. So, bye!